Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Kasunod ng matagumpay na pagbisita ng delegasyon ng Amerika sa bansa, suportado ng PEZA o Philippine Economic Zone Authority ang pahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na mahalaga ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas upang palakasin ang supply ng semiconductor sa buong mundo. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, handa ang Pilipinas na tumulong sa mga itatayong negosyo ng Amerika. Kasunod na rin ito ng pagbisita ni Blinken sa pasilidad ng Amcor Technology Philippines sa Muntinlupa City kamakailan. Ayon kay Blinken, nakapag-ambag na ang Pilipinas ng 20% sa paggawa ng semiconductor sa buong mundo at 12% nito ay kumakatawan sa gross domestic product ng bansa. Ang Amcor ay may headquarters sa Arizona ay noon pang 1989 nagtayo ng negosyo sa Pilipinas at nakapaglikha ng 10,000 trabaho sa Muntinlupa at Laguna. Hinikayat ang pamahalaan ng publiko na makiisa sa Earth Hour bukas ng alas 8:30 ng gabi. Ayon sa World Wide Fund for Nature Philippines, buong mundo ang makikiisa sa biggest hour for Earth, kung saan sabay-sabay magpapatay ng ilaw at lahat ng bagay na gumagamit ng kuryente sa loob ng isang oras. Ang Earth Hour ay simbolo ng pagkakaisa at sama-samang panawagan na bigyang pansin at aksyonan ang problema sa kalikasan tulad ng climate change at pagkawala ng biodiversity. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipahigayon ang kasalan ng lungsod ato sa 23rd araw ng panabo sa Multipurpose Tourism, Cultural and Sports Center niatong adlaw Miyerkules. Kapin 100 ka mga pares ang gideklarang legal nga bana ug asawa human nga katambong sa seremonya sa maong kasal. Ang lokal nga panggamhanan pinaagi sa City Civil Registrar o Philippine Statistics Authority may naghatag o higayon sa mga pare sa ilang panag-uban sa tibuok katuigan. Gipangunahan kini ni City Mayor Jose Relampagos o isip mayor sa syudad, gipahimangnuan niya nga mahimong responsable sa pagdala silang relasyon. Dugang paniini ang importansya sa pagtrabaho, alang diya silang pamilya o siguroon o paningkamot aron mamahimong hapsay ang dagan silang kinabuhi. Naglaom ang tanan alang sa mabungahong panag-uban sa mga bagong magtiayon. Samta nagpahigayon ang Police Regional Office 11 kon PRO 11 o Juana Relief Operation nga gipahigayon da sa Barangay Poblasyon Carmen Davao del Norte, Martes sa hapon. Amo aktibidad subay sa pagsaulog sa Women's Month karong tuiga. Ang PRO 11 uban sa naisugutang buhatan naghatag og relief goods ug hygiene kits ngadto sa 300 ka mga barangay health workers. Mihatag usab sila og school supplies, chinelas, snacks ug ice cream ngadto sa 150 ka mga bata sa poblasyon. Amo ang aktibidad nagpakita og gahom sa pagsuporta sa komunidad luyo sa panahon sa kalisod. Dako usab ang pasalamat ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Alden Delbo sa mga kababayenan sa barangay poblasyon nga nagpabiling ligon bisan pa man sa mga kalamidad nga ilang naagian. Dini pasalig kanila ang PRO 11 nga padayon silang mutabang dili lamang sa panahon sa kalamidad kundi dili usab sa pagserbisyo ug pagprotekta sa katawhan matag panahon bisan unsa pa man ang kahintang. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita kini sa PTV Davao, ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Tagang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.